Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Okay, kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po na subscribe button, notification bell. Para sa ibang channels natin, nandiyan na lang po sa description box. Also for personal reading, nandiyan na lang din po. Okay? So sana po mag-iwan po kayo ng like at comment sa pinaka-video na ito. Ma-appreciate ko po yon. Okay? So let's start your reading. Kung hindi mag-resonate, okay lang po yon. Hindi naman po talaga ito magre-resonate sa lahat. So this is for water sign, kapalaran sa pag-ibig. You do have here the Seven of Pentacles and the Temperance. Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius energy. We do have here the Hermit, Virgo energy. Okay, so dalawang major arcana, the Hermit and the Temperance. Okay, so sa nakikita natin dito, you do have choices. Okay, pwede meron ka mga options, pero I feel like wala kang pakialam sa mga choices na yun kasi meron kang hinihintay. With the Hermit, I feel like for some of you, itinatago mo lang sa sarili mo yon. Kung ano man yung hinihintay mo. Maybe someone from the past. Maybe nag-end na yung situation mo with this person. And maybe you still want to get back with the Two of Cups. Ayan. So, pwedeng tapos na yung connection mo. Yeah, this could be an ex na pwedeng hinihintay mo. So, although may options ka ngayon, wala kang pakialam sa options na yon. Kasi you don't like them at all. Okay? And yung iba sa inyo, may pera, ano, yung iba. Pero wala kang pakialam kasi sa pera eh. Yung iba may kaya, ganto ganyan, but that's not what you need. That's not what you want. Ang gusto mo talaga is yung, maybe kung ano mang meron sa nakaraan na ito with this person. Okay, so let's move on. Sino itong person na kakonect mo? We do have here the Sun, the Three of Swords, the Six of Wands, and the Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius energy. Kunin ko na rin yung yung mutual energy ninyo. And kung ano ang meron sa connection na ito. We do have your separation. Make the effort. One more card. Keep an open mind and playfulness. Bottom of the deck is the engagement. So, naging matagal or naging malalim ang naging connection mo with this person. By the way, nakamoy ako ng I don't know if this is sushi. Pero basta may wasabi ha. This could be your reading. Pwedeng it's your favorite food or yung iba sa inyo naglalaway ka dito. Gusto mong matikman, makain, ganyan. This could be your reading. Anyway, we do have here the engagement. So, nakikita natin na nagkaroon ng malalim na connection sa inyo na itong person na ito. Kailan nagkaroon ng issues dito. Maybe issues with the family or whatever kind of issues. Ayan, and for some of you, hindi naging sapat yung pagmamahala noon. Pero ito yung nakapag-realize sa inyo, huli na lahat, kung kailan wala na. Tsaka ninyo na-realize, ay parang mahal ko pala talaga siya. Parang ganun. And that could be you. Kasi ikaw yung nakukuha natin dito na energy na naghahangad ng past. And
Sa ngayon, yung person who is currently happy sa kanyang sitwasyon, sa buhay niya, especially may mga good news na dumating sa kanya. But I'm sorry to say kasi pwedeng may another person na na-involved dito sa connection na ito. Maybe new relationship, new connection. And although may mga struggle yung person mo, nahihirapan pa rin siya. Part of your person gusto niyang malaman kung ano yung nangyayari sa'yo. I feel like this person, nagkakaroon siya ng mga physical pain, like masakit ang ulo, ganyan, migraine. Meron siya mga naranasan na physical pain. And yeah, we do have your separation, so may pagkakalayo talaga sa inyo na itong person na ito. We do have your the effort. Parang iba sa inyo, kung ikaw ito na, na nagkakaroon ng pagsisisi na parang gusto kong bumalik, gusto kong magkaroon ng another chance sa amin dalawa. This time around, gusto mo nang magbigay ng effort or ibalik kung ano man yung mga ipinaramdam, pinaranas niya noon. And we do have here, keep an open mind and playfulness. Although ganun yung connection na gusto mo makipagbalikan or makipagbalik or magkaroon ng another chance sa inyo. Although ganun yung connection at gusto mong mangyari. I feel like for some of you, you still have these choices. And for now, with the playfulness, kumaga literal na parang nilalaro mo lang kung ano yung meron sa'yo ngayon. Maybe whatever options or choices na meron ka ngayon, kung ano yung nasa harap mo, maaaring binibigyan mo rin naman ng kahit pa paano ay effort. No, not actually effort, but time. Okay? Pero hindi ganong klaseng pagmamahal or expectation na nakukuha natin from the past. Kasi mas dun mo ibinibigay eh. Mas dun mo ino-open ang sarili mo. Yung iba sa inyo, pwedeng walang ex energy dun ha. Pero this could be someone from the past na hinahangad mo. We do have here the moon, the nine of wands, the strength card, page of swords, and the two of swords, the empress. Bottom of the deck is the eight of pentacles. By the way, nakamoy ako ng bagong ligo. This could be a reading. Either bagong ligo or paligo pa lang. Yeah, anyway. So, sa nakikita natin dito with the moon and the nine of wands. Iba sa inyo, nagsisinungaling ka pa rin sa sarili mo eh. Pwedeng you still want this person, pero pwedeng sinasabi mo sa iba or pwedeng ang pinalalabas mo is okay ka na, nang wala ka ng pakialam sa kanya. And with the nine of wands, maybe nakikipag-connect ka sa iba and part yun ng kasinangalingan na ginagawa mo na para lang may masabi na ay okay ka na, nakamove on ka na. And you're no longer thinking about the past. Okay? Or kung may kakonect ka na ngayon, pwedeng ganun din. Binibigyan mo din ng time or kahit pa paano pinapakita mo dito sa personal connect mo na parang okay lang gato ganyan. Pero you're still thinking about the past. Okay? You're lying to yourself. And then this person nakakonect mo dito, I'm feeling like napipilitan siyang gumawa ng mga desisyon na hindi naman talaga niya gusto or actions na parang inutos lang sa kanya. I feel like may nagpipilit sa kanyang gawin itong mga bagay na ito.
like pwedeng kung may gagawin siyang decision is napilitan lang siya. Hindi talaga yun yung gusto niya. Okay? And we do have the 7 of Cups, the 8 of Cups, and then the Empress. So, I feel like mas focus nyo ngayon is ang inyong mga sarili. Like, self-love. Gusto mong maging masaya. So, yung iba sa inyo, may mga ginagawa ka to improve yourself. Maybe you're buying material things na makakapagpasaya sa'yo. Para maging mas better kang tao. So, nakakatulong itong mga ito. And with the 7 of Cups, be careful with your friends kasi nakakita tayo ng mga tao sa paligid mo na parang yung iba mataas ang tingin mo sa mga taong to pero hindi naman ganun yung pagtingin nila sa'yo. Parang ganun. So what will happen to your future here for our water sign? We do have here the World, the Moon, the Magician, and the Queen of Wands and the Pentacles. 6 of Pentacles. Okay, meron. Yeah, the Page of Wands. What's with the World? I can see separation sa inyong dalawa nitong person ito. Lalong mas lumalayo na energy. But I feel like your person, the more na lumalayo siya, the more na nalulungkot siya. So, because I feel like yung person na to still loves you, it's just that with the devil, eh, ba sa inyo, pwedeng he or she is married sa maling tao or already dealing with the person na hindi naman talaga niya gusto, napipilitan lang din siya. The same as your energy. And then, with over the Magician, yeah, continuous yung paglulokohan ninyo. Nagluloko ka sa sarili mo na gusto, na hindi mo na siya gusto, and then the same din naman siya sa'yo. Both of you are like pushing each other, pinupush nyo yung isa't isa because you feel like hindi na mag-work out or hindi na pwede itong connection nito. But you're still waiting. And I can see you helping someone here. Pwedeng may makakonect ka na pwedeng bigyan mo ng advice. Itong taong to, I feel like you are going to help this person with whatever problems ang kinakaharap niya. Pwedeng siya ay niloko, and pwedeng siya naman yung dumanas ng separation, and gusto niya maging masaya, and maybe you can help this person, maybe to accept his or herself, tanggapin yung sarili niya, tanggapin yung mga bagay na nawala na. So, ayun lang man po yung ating nakuha para sa'yo, water sign. Hopefully, mag-like at mag-comment sa pinaka-video na ito. And also, hopefully, mag-hit ka rin ng subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. I love you all guys again, and bye-bye.